Ang Mobile Suit Gundam Wing Endless Waltz ay minsan ay kilala lamang bilang Gundam Wing Endless Waltz ay isang original video adaptation na nilikha ng Sunrise na itinakda sa After Colony era. Parehas itong prequel at sumunod sa anime ng Mobile Suit Gundam Wing. Ito ay pagpapatuloy ng Mobile Suit Gundam Wing ngunit isang prequel din dahil inilalantad dito ang mga detalye tungkol sa nakaraan ng mga pilot ng Gundam. At ang totoong layunin sa likod ng Operation Meteor. Samahan niyo ako na alamin at kilalanin ang mga mobile suits at Gundams na ginamit nito. OB-06MS Neo. Ang OB-06MS Neo ay ang unang mobile suit na ginawa ng MATA at kinaubatay sa unang armadong mobile suit, ang OB-00MS Tolkis. Hindi katulad ng Tolkis, ang Neo ay magagamit ng mga normal na piloto at may mababang gasto sa produksyon. Ang Neo ay lubos na maraming nalalaman, maaari itong umangkop sa lahat ng uri ng mga misyon at maaaring dumanas sa Earth at sa kalawakan. Ito ay salamat sa malawak na hanay ng mga sandata at optional na kagamitan, pati na rin ang maraming mga hardpoint sa mga balikat, likod at mita para sa pag-mount ng ilan sa mga sandata at kagamitan na ito. OB-12SMS Taurus. Ang OB-12SMS Taurus ay itinisenyo ng Organization of the Zodiac Us upang partikular na punan ang papel bilang isang Space Superiority Combat Mobile Suit. Nagagawa at papalit sa tumatanda na Space Type na Neo. Maaari itong baguhin sa isang high-speed fighter spacecraft. Bagaman original na itinisenyo ay para sa mga piloto na tao. Ang Taurus ay ang unang suit ng mobile na naka-install ang mobile doll na artificial na sistema ng intelihensya sa kanilang software. Ginagawa silang unang mga mobile suit na kontrolado ng AI. WF-02MP Birdo 2. Sa physical, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng Birdo at Birdo 2. Subalit ang mga pagbabagong nagawa ay napabuti ang kanilang kakayahan sa makikipaglaban. Ang unang pangunahing pagbabago ng disenyo ay ang pagdaragdag ng mga pod na nakamount sa balikat at talagang napabuti ang tinis at kadali ang kumilos sa kalawakan. Ang pangalawang pagbabago ay sa mga armamento nito. Ang Birdo 2 ay mayroong 8 mga defensor na planeta sa halip na 4 na hinalikhan nito. Nadobi ang mga kakayahan itong magdepensa. Ang mga malapit na kakayahan ng labanan ng SOT ay napabuti din kasama ang pagdaragdag ng 2 mga beam sabers na naka-impact sa ibaba ng magkasanib na balikat. Sa mga tuntunin ng mid-long range na sandata ang original na kanyan ng Birdo ay pinalitan ng isang mega beam na kanyan na isang optional na sandata sa halip na original na maaaring mapalitan ng isang beam rifle. MMS-01 Serpent. Isang direktang kahalili ng Neo, ang Serpent ay dinisenyo na may hangarin na maging kapakipakinabang. Kapwa sa lupa at sa kalawakan ng hindi kinakailangan lumipat ng kagamitan. Dahil ang kahalagahan ng labanan sa kalawakan ay naging mas maliwanag pagkatapos ng paglitaw ng Operation Meteor Gundams. Ang nakapirmit armament lamang na naka-install sa Serpent ay ang 28 cubic missile launcher, isa ang nakakabit sa bawat balikat. Bukod sa mga launcher na ito, ang suit ay maaaring magdala ng iba't ibang mga sandata sa kamay kasama ang isang bazooka, isang beam na kanyan at isang doble na Gundam gun katulad ng dala ng pinabuting XXXP-01H2 Gundam Heavy Arms Custom. Sa kabila ng matitibay na sandata ito ay nagkulang ang Serpent ng anumang sandata na pangmalapitan na labanan. Ito ay isang kahinaan na kung saan ang anumang kaaway ay maaaring makalapit sa suit. Ang Serpent ay ginawa gamit ang isang metal na kilala bilang Neo-Titanium, isang material na kalahati ay magaan at 2 beses katitibay na metal na Titanium. Ang cockpit ng Serpent ay magkapareho sa Neo bukod sa pinahusay na pag-target at mga lock-on system, pinapayagan ang piloto nitong maging mas mahusay na magamit ang mga sandata ng suit. OB-00MS-2D Tolkis 3. Ang Tolkis 3 ay ibang iba sa OB-00MS-2 Tolkis 2 ni Grace Koshrenaga at nagsimulang gawin sa parehong oras sa pagbuo ng unit na iyon. Gayunpaman, hindi ito natapos sa oras para dagdagin ito ni Grace sa kalawakan. Matapos ang pagtatapos ng rewards, ang Tolkis 3 ay kinumpiska ng Task Force ng Preventer ng Earthsphere United Nation at itinago sa Imbakan. Sa panahon ng AC-196 nang itineklara ng Marimaya Army ang digmaan sa Earthsphere Unified Nation, ang dating piloto ng Asace na si Tex Marquez ay bumalik mula sa pagtatago upang magtrabaho para sa mga Preventers. Si Tex Marquez ay itinalaga sa Codename na Wing at binigay ang Tolkis 3 upang labanan ng Army ni Marimaya.
Tunay niyang sinalapit sila sa kalawakan habang sinunsad mula sa base na Moonwing. Gamit ang Moon Saber, pinutong ni Tex ang maraming mga barko ngunit kailangan kumigil ng pagbanta si Deckham Martin na magtatapon ng isang kolonya sa Earth. Nang tumama si Deckham, ginamit ni Tex ang Mega Cannon ng Tolgis upang sirain ang base na asteroid. Nang maglaon, ginamit ni Tex ang Tolgis 3 upang awatin ang hukbo ni Marimaya ng mga MMS-01 Serpent sa Brussels nang hindi pinapatay ang alinman sa mga piloto. XXXD-01H2 Gundam Heavy Arms Custom. Sa halip na ang pula ang kulay sa versyon ng TV, ang versyon sa Endless Walls ay naglalaro ng isang madilim na Soul Verde na tema at dinadala ito ni Pro Apartment. Ang versyon na ito ay walang kalasag at kuchilyo, ngunit mas maraming mga missile na laman, may dalawang Gatling gun sa dibdib. At gumagamit ng isang pares ng mga doble Gatling gun bawat kamay bilang pangunahing sandata nito. Sa manga ng Glory of the Losers, ang mga thrusters ay dinagdag sa gitnang bahagi ng backpack at sa likuran na armor. XXXD-01SR2 Gundam Sandrock Custom. Ito ay ang na-upgrade na version ng XXXD-01SR Gundam Sandrock sa Mobile Suit Gundam Wing at ang piloto nito ay si Catra Rubberbo Winner. Ang version ng Endless Waltz ay may mas maliit na frame kumpara sa version ng TV at isang light purple-based color scheme sa halip na puti at kulay abo. Habang ang Homang Missiles at King Machine Gun ay tinanggal, ang Deep Shuttle, Kalasag at Head Vulcans ay tinanatili. Maaari din itong gumamit ng anti-deep photon cloak na wala sa version ng TV. Sa manga Glory of the Looters, ang mga thruster ay idinagdag sa gitnang bahagi ng backpack. XXXD-01D2 Gundam Deathside Hell. Ang version na disenyo ng Deathside Hell ni Hajime Katobi, ang pinagmulan at kasaysayan nito ay nananatili na ayon sa serye sa TV. Ang piloto nito ay si Duo Maxwell. Sa version na ito, ang aktibong balabal ay nakamount sa likod sa halip na balikat at hugis tulad ng mga pakpak ng paniki. Gayunpaman, ang aktibong balabal ay maaari pa rin tiklok sa suit at magkaroon ng magkaparehong version ng TV. Ang isa pang pagkakaiba ay ang na-upgrade na beam sight ay kilala bilang beam seater, wala itong anumang rocket engine at mayroon lamang isang beam sight na talem. Ang version na ito ng Deathside Hell ay wala rin buster shield, ngunit pinapanatili ang mga head vulcan at ang mga hyper jammer. Ang mga hyper jammer ngayon ay hindi lumalabas sa backpack, ngunit nakamount sa tuktok na bahagi ng hibig. Sa New Mobile Report Gundam Wing Endless Waltz sa Glory of Troopers. Ang cut-off version ng Deathside Hell ay nakita ang pagbabalik ng Buster Shield at isang pangalawang beamside na talem ay itinagdag sa Beam Seeker. Sa katunayan, ang suit ay mayroon na ngayong dalawang Buster Shields na nakamount sa gilid ng armor skirt habang ang pangalawang Beam Seeker ay naayos sa lugar na nakaharap pa itaas. XXXD-01S2 Ultron Gundam. Ang binagong version ng Ultron ni Hajime Katobi at ang piloto nito ay si Chang Wu-Fei. Ang pinagmulan at kasaysayan nito ay nananatiling naaayon sa serye sa TV, ngunit may mga pagkakaiba-iba sa mga sandata. Tulad ng original, ang Dragon Pants ay na-upgrade mula sa isang solong unit sa isang pares. Gayunpaman, ang Dragon Pants ay konektado sa mga braso sa pamamagitan ng isang hanay ng mga natitiklap na cloak at hindi bahagi ng buong MSR. Kung ang Dragon Pants ay nasira o nawasak sa labanan, ang mga bisig ng Ultron's MS ay mananatiling buo para sa laban. Ang panig ng mga pamilya ay mayroong apat na maliliit na pakpak upang makontrol ang paggalaw kapag sinilunsan. Kapag nakatigil, ang Dragon Pants ay maaari din magamit bilang isang kalasag. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng versyon na ito ay maaaring umabot ng halos 3-4 na beses ang haba ng braso nito, mas mahaba kaysa sa TV counterpart nito. Ang iba pang armament ay may kasamang head vulcans at isang twin beam trident na upgrade na versyon ng beam trident ng original. Ang suit ay maaari rin magbigay ng kasangkapan sa isang parachute para sa pagpasok sa atmosfera. XXXD-00W-0 Wing Gundam Zero. Ang XXXD-00W-0 Wing Gundam Zero ay ang unang Gundam na dinisenyo ng limang mga inhinyero na bumuo ng Tolgis. Sa paligid ng AC-175, ang MS na binuo bilang isang sandata ng US ay nagsimulang umusbong bilang isang EPAM meeting mobile na sandata batay sa OV-00MS Tolgis Prototype Leo. Ang piloto nito ay si Hero Yui. Samantala, maraming mga inhinyero na nasa core ng pagpapaunlad ng Tolgis ang tumakas mula sa US upang makabuo ng mas malakas na mobile suit.
Lima sa mga ito ay nag-ipon-ipon upang bumuo ng isang MS na tatanggapin ang teknolohiya at mga materyales na hindi pa humihiral sa pultong iyon sa oras, kasama ang quantanium na isang material na may mataas na kalidad sa panahong iyon. Ang pagkakaroon ng nabuo sa pagkabigo ng Togis, ito ay naging isang kakilakilabot na makina na nilagyan ng isang interface na lumampas sa mga limitasyon ng piloto. Iyon ay ang Zero, at ang material na pinaghibay ay nagbigay nito ng codename na Quantum. Sa pamamagitan ng pagbabago sa Neo Bird Mode, posible ang pagdugtong ng pangkaraniwan na bilis. Bilang karagdagan, ang Green Buster Rifle ay may kapangyarihan na sirain ang isang kolonya sa kalawakan sa isang solong tira lang. Gayunpaman, ang pinangangambahan ng limang inhinyero ay ang Zero System na pinilit ang piloto na makamit ang perpektong tagumpay. Ang limang mga inhinyero na nagtataglay ng takot sa sukat ng labis na coefficient ang pagkasira ng Zero. Sinuspinde ang pagpapaunlad ng makina at itinago ang data ng disenyo. Magkita kita ulit tayo sa susunod kong video. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel at pindutin na din ang bell para updated ka sa susunod kong video. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli!